mga ka-retard. Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. Pakikita ko po sa inyo yung ginawa kong pagtatanim ng sitaw dito sa Seattle, Washington na medyo malamig ang panahon nung bandang Abril. Sinimulan po natin itanim ito dito sa aking mga lumang 5-gallon bucket. At yung iba nating mga pasupa, sinubukan lang naman po natin itong pulang binhi, pulang sitaw. 40 pieces po itong ating binili. Nagkahalaga po siya ng halos $11 yung 40 pieces. Dahil may mga tax pa sa eBay, tinanim natin ito sa mga paso. Ang pagkakamali po lamang ay itinanim ko siya na Abril. Medyo malamig pa po noon at hindi kaagad sila tumubo. Hindi kamukha dyan sa atin sa Pilipinas, 3-4 days, makikita mo nang ganyan na mas malaki pa dyan yung mga tubo nila. 65 days umaani ka na. Pero dito, 1 month ay ang pangit po ng pagka tubo ng ating mga seedlings. Pero pag titiyagaan po natin siya yung buhayin, kahit medyo 40 pieces na hindi naman po napabayaan, kundi talagang malamig po nung panahon na yun. Halos 2 buwan na po yan. At nakikita po natin hindi pa malamig, ay hindi pa mainit ang panahon dito sa Seattle. Kaya ayan po ang nangyari. 2 months na, halos 2 months na siya, ay para palang 1 week sa Pilipinas. Yan po ang kahibahan ng panahon dito. At umorder ulit tayo ng 20 piraso sa Portland. At nilagyan pa natin ng balag. Ay, ito po ay medyo sumabay doon sa mga inorder natin ng yung unang tanim natin ay ito naman po mga green, yung birding regular na sitaw, medyo sumabay doon sa mga itinanim natin na brown, na red. At nilagyan natin ng balag, 4 na puno po yan. At yung iba nung itinanim natin dito sa paso namatay. Kaya yung kamatis, may dalawa tayong kamatis, may dalawang alubrinyo. Yun po ang inilagay ko doon sa ibang nagkamatay yung mga tanim natin. At ayan po, after 2 months and 3 weeks, ayan po, medyo bumanda na siya. Medyo humabol po, medyo bumanda. At pagkaraan ng halos 3 buwan, ay naku po, ayan, napamulaklak din po natin. May pag-asa po yatang magkaroon tayo ng anihin. Ito po ang nauna pa pong namulaklak, yung mga green na, yung ibang green na itinanim ko dito sa mga paso, ayun pa po ang unang mga namulaklak kesa doon sa talagang red sitaw na tinatawag. Ito namang mga langgam, ay kinabahan po tayo at inatake ng langgam yung mga bulaklak. Ayun, kinakain po nila. Saka buti ang palad naman po, kahit kinain ng langgam, ayun po, kitang-kita natin mga langgam, ay nakasurvive po yung bunga niya. Hindi po pinakialaman ng mga langgam yung bunga niya. Yung po mga green, mas nauna lumabas yung mga green na huli nating itinanim. At sila rin na yun ang mulaklak, yung itong itinanim natin sa lupa. Kaya masalamat ha. Masalamat po ako. At kahit itong itinanim natin na sa taglamig, ay nakaarangkada po sa pamumulaklak. Pero naunahan pa po nung mga huli nating itinanim na green. Yan po ang hirap dito sa taglamig ng mga lugar. Pagka hindi po talaga umaraw, hindi gumagalaw ang paglaki ng ating sitaw. At ito po, masaya na po tayo. Nakikita na natin may mga bunga, may mga bulaklak. Ayan po, yung unang nilanggam.
unang nilanggam na sitaw. Ayan po, medyo masigla na siya. Dumami po ang bulaklak. Kaya po, salamat. Dito po ay halos 3 months ang inantay natin bago ito ang bulaklak. Hindi ka mukha dyan sa atin sa Pilipinas. 65 days, umaani ka na. Dahil nung Pebrero po, nagtanim ako hanggang Marso dyan sa Bulacan po, ay ako, umaani na po tayo after 65 days. At ito na mga ating mga sitaw na berde na itinanim natin sa lupa ay nagsisimula na rin po na mamulaklak. Yan po ang karanasan po dito sa pagtatanim ng sitaw sa Pacific Northwest na tinatawag. Ito po ang bandang Washington State. Medyo malamig po ang panahon dito pagka ganun ang panahon na April. Ang pinakamaganda po magsimula ay sa panahon ito ay Mayo po. Ito po yung Mayo. At nakita ko pong namulaklak sila at madaling tumubo yung mga sitaw. At sa di po magtatagal ay maglalabasan na yung ating red sitaw. Halos 3 months plus 3 months po halos bago sila naglabasan. Sulit naman po at marami tayong naani at nagkaroon po tayo ng bihindi para next year. Ito po kitang-kita po natin yung itinanim ng April ay hindi pa namumulaklak, ay hindi pa po namumunga, pero itinanim natin ng Mayo dahil mainit na. Ayun po, nagbubunga na sila. Green. Kitang-kita po natin yan at maganda na sila. Pati yung red sitaw. Ayun po, nakikita natin. Kitang-kita po ng ating mga mata. Dumami na yung green. Yung ating green sitaw. Yan po yung ating adobo. Lang po after 3 months and a half ay naka-harvest din tayo at yung marami na pong red. Yan po ang una kong tanim pero naunahan pa sila ng green. At yan lamang po ang kasayahan pagka nagtatanim tayo ng halaman at lalo na kung ganito nang aani na. Ayan, nakikita natin, kitang-kita ng ating mga mata na may red sitaw tayo at green sitaw. Yan po, niluto nating adobo. Pakbit. Yan po ang naging karanasan natin sa pagsisitaw. Ito po ang maganda sa pagsisitaw pagka may gulay, masaya ang buhay. Salamat po sa panonood at enjoy po natin. Tiga-tiga lang po sa pagtanim ng gulay. Magandang araw po, magandang gabi sa lahat at salamat sa panunood sa inyong lahat mga ka-retire. Ito po ang inyong abang lingkod, ka-retire ng Bulacan. Salamat po.